Magandang araw mga kaibigan. Ang aking kikwento sa inyo ngayon ay ang aking mga palagay tungkol sa pelikulang Deadkids. Ang Deadkids ay kwento ng apat na estudyanteng na isipang gantihan ang isang common bully sa pamamagitan ng pag-kidnap dito at iparansom siya sa kanyang mga magulang. Ang pelikulang ito ay na-release noong 2019 at ito ay under sa direksyon ni Mikhail. Tampok sa pelikulang ito si Kelvin Miranda bilang si Mark Santa Maria, Vance Larena bilang Charles Blanco, Khalil Ramos bilang Paulo Gabriel, John Silverio bilang Gideon Uy, at Markus Paterson bilang Chuck Santos. Very evident sa pelikulang ito yung impluensya ng Western culture. May mga eksena na superficial o hindi makatotohanan. Isang halimbawa dito ay yung food fight na nangyari sa canteen ng school. Itong mga eksenang ito ay aesthetically pleasing pero karamihan din sa kanila ay hindi relatable. At dahil dito ay medyo naging distracting siya habang ini-immerse ko ang aking atensyon doon sa kwento. Pero dahil dito ay na-realize ko na maaaring ang pelikulang ito ay gustong ipahayag ang isang tema na dark comedy na may halong suspense. Ito ay aking personal na palagay lamang pero ang dami kasing superficial na mga eksena na para bang gustong sabihin ng pelikula na they are not meant to be taken seriously. Ganun pa man, bawat eksena ay very well executed na naging entertaining din siya sa huli. May ilang sentimento lamang ako sa storyline ng kwentong ito. Para sa akin, hindi porket dark comedy yung tema, ay maaari na itong maging excuse para sa isang malinis na storyline. Napansin ko kasi na ang hirap paniwalaan na itong mga batang ito ay makakagawa ng ganong plano at mai-execute ito ng mabuti. Yung idea na iyon ay medyo naging distracting from time to time habang pinapanood ko yung pelikula. Parang naging anti-climatic din yung nangyari kay Santa Maria doon sa climax ng kwento. Hindi ko nakita sa development ng kanyang karakter na gagawin niya yung ganung bagay. Sa kabilang banda ay hindi ko rin naman maitatanggi yung galing ng pagtatanghal ng mga main actors sa pelikulang ito. Particular na yung grupo ni Santa Maria at yung bully na si Chuck. Sa tingin ko, ito yung isa sa mga pinaka-talented na grupo ng mga batang artista sa panahon natin ngayon. Ito rin sa tingin ko yung isa sa pinaka-asset ng pelikula. Bawat karakter ay very believable on their own respect. Napakahusay ng kanilang pagtatanghal na nagawa nilang gawing entertaining yung isang awkward na storyline. Walang duda na mahusay ang pelikulang ito. May tamang timpla ng suspense at comedy na kikiliti sa interest ng manonood at magiging dahilan upang tutukan ito hanggang sa huli. Kahit medyo naging distracting yung influence ng Western culture at yung medyo hindi believable na storyline, ay nagawa namang i-compensate ng ibang aspeto ng pelikulang ito yung mga bagay na iyon. Katulad ng entertainment value, yung linis ng bawat eksena, at yung pagtatanghal ng mga gumanap. Ang rating ko sa pelikulang ito ay sulit. Malaking bagay na nalibang ako sa takbo ng kwento at hindi ako binigo ng pelikulang ito. Gusto ko yung approach niya na hindi siya nagpapanggap. May mga pelikula kasi na ang packaging ay isang nominee para sa isang award-giving body, pero hindi ito yung pelikulang iyon. At nakatulong itong bagay na ito upang ma-enjoy ko yung pelikula. Isa itong magandang halimbawa ng right settings of expectation and they were able to deliver. Maraming salamat po, ito po ang Ano Bago. Ikaw, anong tingin mo sa pelikulang ito? Tara, kwentuhan tayo sa comments. Please like, subscribe, and share. Rock and roll, kapatid!